good morning. Usual iksa na naman ito ni Bonso early in the morning. Punta sa labas, nag-aabang ng mga daraan. Inaaliw ko muna si Bonso kasi gusto parating naka-daddy sa akin. Wala na akong gawaing matatapos nito kung parating ganun, diba? Today, nakita naman ito si Kuya nagbabike. San kaya ang going? Mag-ingat ka palagi, Kuya. Ako lang ba o kayo din? Di nagsusuot ng tsinelas kapag lumalabas ng bahay para lumanghap ng sariwang hangin. Buti pa ang manok nakapag-breakfast na. Pagkagaling namin sa labas, eto balik breastfeeding uli. 2 years old na po pala si Bonso at until now, binibreastfeed ko pa din. Ready na rin po pala yung breakfast namin, scrambled egg kay Kuya at corned beef naman kay Bonso. At dahil pumapasok na si Kuya sa kindergarten, further prepare ako ng baon niya. Hindi ako nagbibigay ng pera kay Kuya kaya mano-mano akong gumagawa kung anong pwedeng baon niya for snacks. Juice at biscuit lang, sapat na. Morning! Parating ganito ang eksena. Kahit nasa pagkainan na, nagre-request pa rin ng daddy si Bonso. Pero okay lang. Nanay tayo, diba? Kahit tayo na lang yung magutom, wag lang yung mga anak natin. Hindi kaya. Lalo na kapag ganitong eksena yung makikita mo. Nakakahappy lang na kahit palaging aso at pusang mag-away ang dalawang to, mahal pa rin nila yung isa't isa. Thank you, Lord, kasi nang dumating si Bonso, naging mas responsable na si Kuya. Mahirap, pero masarap ang maging nanay. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nanay na bumabangon para sa kanilang mga anak. Kumakain na po on their own sila Kuya at Bonso. Less hassle na din sa part ko kasi pwede akong maligo habang kumakain sila. Pero syempre, I have to check if nauubos ba nila yung pagkain. At dahil isa akong working nanay, preparing na din ako going to work. Ang taba ko na talaga, medyo hirap nang magsuot ng sapatos. Kasama din po si Bonso pagpapuntang school. Ang alam niya, nag-aaral din siya. May bag at baon din siya kagaya ng kay Kuya. Kung hindi umuulan, naglalakad lang po kami papuntang school ni Kuya. Malapit lang din naman yung eskwelahan, kaya for the lakad kami almost every day. Gustong gusto din ni Kuya na hinahatid ko sila papasok ng school. Gusto ko rin naman, yun na nga lang kasi yung bonding namin lalo pat kaming dalawa ng asawa ko parehong nagtatrabaho. Morning exercise ko na rin ito kasi kita nyo naman, I am a healthy baby. Time to say bye-bye. Makinig kay teacher Kuya. Hindi pa nga nagsisimula yung klase. Nagre-recess na si Bonso. Nagmamadali na ako makasakay. Pahirapan po kasi makasakay dito kasi palaging puno. Buti na lang at nakasakay agad ako. Paalam muna, purok tres. Matraffic na din dito sa Ormoc. Ang sabi nila, kapag matraffic daw, ang ibig sabihin nito, maunlad na daw ang isang lugar. Agree ba kayo? Kasi ako, oo. At eto na nga, nasa trabaho na ako. After makapag-time in, linis-linis muna. May daily cleaning schedule po kami sinusunod. Trabaho na po agad. May mga araw sobrang busy, meron din namang okay lang. Ako lang ba yung gustong nakikita yung sarili sa CCTV? Huwag kalimutang uminom ng tubig, kailangan yan, kakasagot ng inquiries. Pagdating ng bahay, luto agad ng ulam. Kumakain ba kayo ng leeg ng manok? Favorite ko yan. Adobong leeg ng manok? Ay, ang sarap. I deserve a peaceful dinner for a busy day.
After naming kumain, kung walang homework si kuya, hinahayaan ko siyang mag-draw or gumawa ng clay art. Alam niyo bang nagmana siya sa akin? Comment down ng mga nakakaalam nito. Pero totoo, mahilig talaga akong mag-drawing nung bata pa ako. Before matulog, nagsasabi na din si Bunso kung gusto niyang mag-poop or mag-wiwi. Salamat po sa panunood. Byers!